Okay, okay guys, magandang hapon. So ang ba-vlog natin ngayon ay kung paano magpalit ng Rare Shack ng Smash. So ngayon may nabili ako na budget meal na Shack Takasago. So ang naging problema natin ganito guys. Ito yung stock natin na Shack. So ngayon ito yung nabili natin, Takasago yung brand niya. Ang problem nito sa mga ganitong aftermarket guys, yung ilalim okay, sakto to. Ang problema natin yung taas, ito. So ito yung sa kanya, tinanggal ko kasi mas malaki. Yung sa atin kasi maliit yung butas ng bolt. Ayan o, kita nyo naman ang laki ng pagkakaiba, lalapit ko. So yan lang naman, so ang gagawin nyo, tatanggalin nyo lang to, itong gitna, ito yan. Then, kunin nyo yung sa stock. Ito yung stock natin, guys. Ipasok nyo rito. Ito yung stock, ipinasok ko na. Galing yan dito. Ito. Ito yung stock natin, eh. So, kunin nyo lang yung gitna. Alam ko, caution ang tawag dyan, eh. Caution. So, tanggalin nyo rin yung ito. Ito yung sa Takasago, eh. So, tanggalin nyo rin. Ngayon, ipalit nyo yung stock natin, ipasok nyo rito. Iisang diameter lang yan. Nito guys. Ang magkaiba lang sila dito sa gitna yung butas. Mas malaki yung sa Takasago. Kesa do sa stock natin. So, yun lang naman. Yung ilalim, okay lang. Parehas lang sila guys. So, ito yan guys. Oh. Ito yung Takasago mismo. Ito yung sa kabila. So, ang laki nyan. Oh. Ang laki ng bolt nyan. Kunin ko yung bolt. Para dun sa mga baguhan to guys ha. So kung ipapasok mo yan dyan, ang laki. Walwal yan guys. So malaking magiging problema natin yan kung ipapasok nyo yan. Kaya ang sabi ko, tatanggalin mo lang tong gitna na to. Ito na siya. Ipapalit mo lang yung ito, yung stock na cushion natin. Cushion ang tawag dyan. So ipalit mo lang, kunin mo lang. Kasi itong sa stock natin, saktong sakto lang yan o. Walang play yan. Walang alog yan. So, ito na siya. Ito na yung Takasago, guys. So, ipinasok ko lang dyan. Pinalit ko lang. So, yun lang naman ang difference ng dalawa. So, ikakasana natin to. So, ang bili ko rito, 1,000 sa Shopee. So, ito daw, medyo mas malaki ng konti. Kasi 340mm to eh. Ang ano is 335 lang ang stock natin. So titingnan ko kung papasok. Mukhang malaki rin ata to. So pasok naman siya guys. Ayan o. 00 siya guys. Kaya tiyagain nyo. Ayan, lalo na tong rubber. Pero ingatan nyo yung rubber ha. Dandahanin nyo lang. Then ikakasa ko na ngayon itong ibabaw na bolt. Mamaya na yung sa ilalim kasi yung sa ilalim nito medyo mataas kasi yung Takasago eh. I-adjust pa natin yan. So importante yung ibabaw lang muna, may kasa natin. Ayan o, kung titingnan nyo medyo malaki lang ng konti, kapirasong lang naman no? Halos hindi mo mararamdaman yung ano nya, pero pwede mo i-adjust. Ayan o, may adjustment yan eh. Hindi ko na ito gagalawin, okay na sa akin yan. So yun guys, konti, parehas din naman yung ano niya sa ilalim at saka ito. Pero mas trip ko kasi yung puro stock na lang. So ganito naman ginawa ko doon sa taas, binaklas ko lang din to. So ililipat ko rin to, ito yung dito sa Takasago na to, babaklasin ko na rin siya. So sa pagtanggal nito, maraming paraan naman yan, gamit kayo ng flat. Ako ito lang ginagawa ko, tinutula ko lang ng bolt. Kusa naman yung gagalaw. Hanggang matanggal mo tong ano na to. Madali lang di siya ipasok. Pabili po. Pabili. So yan, tanggal na guys. Oh. Tinula ko lang nitong bolt. Pag ganun. So ito na siya. Pasok ko siya. So pagdalawain nyo na lang kung trip nyo. Pero ang talagang maluwag lang dyan itong ibabaw. So since gusto ko kasi
yung sa stock parehas, yung cushion niya. So yun na lang, tinanggal ko siya. Ipapalit ko lang din siya dito. So papasok ko lang yan. Problema, lumabas yung kanyang rubber. Ingat kayo sa rubber, ha. So yan, pantay na. Pwede mo na siyang ikasa dyan. Yan. 0-0 yan, guys. Pasok yan. So ngayon, para pumantay yan, babaklasin ko yung kabila. So ayan, na-mock up na natin, guys. Ito na yung apat na tinanggal ko na. Pero ang talagang maluwag lang dyan, yung itong ibabaw, guys. Ako kasi gusto ko, puro stock na lahat, taas baba na ano, nitong cushion na to. So ito yan, oh. Ito yan yung ating ano, tinanggal ko. Pero ang ano talaga, ito lang yung ibabaw, ang maluwag lang talaga dyan. So nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo. Kung lahat tatanggalin nyo, ilipat nyo yung stock, or itong ibabaw lang. Kasi halos parehas lang naman sila ng ilalim. So ihigpitan na natin to, guys. Sabi nila ng tropa, okay naman daw to, maganda. So ang bili ko rito, 1,000 lang, ha, isang pares na sa Shopee. Ang seller nito taga Caloocan. Kasi mas mabilis ang shipping pag dito lang sa Metro Manila. Pag mga probinsya kasi matagal, tas medyo malaki pa yung shipping fee. So yun lang, guys, ganun lang kadali magpalit ng aftermarket na rare shock dito sa Ismas 115. Ngayon, pag na-encounter nyo ganun na hindi sukat yung ano, yung ganito, yung cushion niya, usually dito lang nagkakatalo yan sa cushion. Ilipat nyo lang yung cushion ng ano, nitong stock natin ng rare shock nyo. So okay na yun, goods na yun, isalpak nyo na. So yun lang, guys, maraming salamat.